Sir Mac Aliana po ang pangalan ko. Ngayon lang po ako magbabahagi ng kwento sa inyo at sana po ay mapagbigyan ninyo. Isa po akong secondary teacher. English subject po ang major ko. Taong 2001 po nangyari ito. Kakapas ako lang sa LPT noon. Na-assign ako sa liblib na parte ng Batanes. Una pa lang, sinabihan na ako na kailangan kong habaan ang pasensya ko. Dahil mahina ang learning capacity ng mga magiging estudyante ko. Ayos lang naman yon. Dahil nung nag-aaral ako ay natutuwa ko ng iba't ibang techniques kung paano i-handle ang klase. Nang makarating ako sa Batanes, ay ipinakilala ako sa mga magiging estudyante ko. Nang makita ko sila ay naawa ako dahil hindi kumpleto ang suot nilang uniforme. Ang iba naman ay nakasuot lang ng tsinelas dahil wala silang pambili ng sapatos. Nang igala ko ang tingin ko sa buong classroom ay biglang bumagsak ang balikat ko. Sira kasi ang kisame nito at kulang ang mga upuan para sa mga estudyante. Palihim akong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung paano ako magtuturo sa ganong klaseng lugar. Bigla tuloy akong nagsisi na education ang tinapos kong course. Sa totoo lang, napilitan lang akong maging teacher dahil ito ang pangarap ng mga magulang ko para sa akin. Ang malas ko pa dahil nadistino ako sa malayong lugar. Kung pwede lang akong magpa-assign sa ibang lugar ay ginawa ko na. Pero imposible yon. Kaya nagtiyaga na lang ako. Mabuti na lang mababait ang mga estudyante ko. Dahil sa kanila ay unti-unti akong nakapag-adjust. Hindi rin ako nahirapang disiplinahin sila dahil teenager na sila. Third year students kasi ang mga tinuturuan ko. Sir Mac, naging kaklose ko ang lahat ng mga students ko. Pero kay Ivan ako naging pinakamalapit. Palagi niya kasi akong tinutulungan sa mga bitbit ko. Masipag din siyang maglinis ng classroom. Binibigyan ko na lang siya ng kaunting pera para makabawi sa kanya. Pero hindi niya yon tinatanggap. Katwiran niya, bukal sa loob niya ang pagtulong sa akin kaya wala siyang hinihinging kapalit. Madalas ko rin siyang makausap at ikinikwento niya sa akin kung gaano kahirap ang pamilya nila. 10 silang magkakapatid at walang permanenteng trabaho ang mga magulang niya kaya kailangan niyang gumawa ng diskarte para makatulong sa kanilang pamilya. Bilang mabuting teacher ay palagi kong pinapagaan ang loob niya. Nagpapasalamat naman siya sa akin. Tapos sinasabi niya na hindi lang pala maganda ang physical appearance ko, kundi maganda rin ang kalooban ko. Kapag ganun, pinipisil ko ang ilong niya. Natutuwa kasi ako sa ilong niya dahil napakatangos nito. Patuloy kaming naging close hanggang sa sumapit ang Teacher's Day. Hindi ako nag-expect na makatanggap ng regalo dahil alam ko na walang pera ang mga students ko. Pero masaya pa rin ako dahil binati nila ako at nagpasalamat sila dahil nagpupursigi ako na turuan sila. Sumayaw pa nga kami at kumanta. Pagkatapos nun, sinimulan ko na ang pagtuturo. 5 na ng hapon nang matapos ang klase namin. Isa-isang lumabas sa classroom ang mga students. Paalis na rin sana ako. Pero napansin ko na nandun pa rin si Ivan. Lumapit siya sa akin at inabot ang mga bulaklak. Mukhang pinitas niya pa yon mula sa garden ng school. Bukod doon, binigyan niya pa ako ng mga prutas. Natuwa ako sa binigay niya, kaya nagpasalamat ako. Akala ko bibigyan niya lang ako ng mga regalo. Pero nagulat ako nang sabihin niya na mahal niya ako at gusto niya akong ligawan. Natawa ko sa sinabi niya dahil malayo ang agwat ng edad namin. Pero ipinilit ni Ivan na mahal niya daw talaga ako. Handa raw siyang sagutin ang lahat para sagutin ko siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang isang kamay ko. Gusto pa nga niya akong yakapin.
Nabastusan ako sa ginawa niya kaya tinula ko siya. Tapos tumakbo ako paalis. Nalaglag pa nga ang mga gamit ko sa sahig. Pero hindi ko na yon binalikan. Sir Mac, dahil sa nangyari ay iniwasan ko na si Ivan. Nag-focus na lang ako sa pagtuturo. Pero kinukulit pa rin ako nito. Maraming beses kong sinabi sa kanya na layuan ako. Ipinaliwanag ko rin na maaaring maapektuhan ang pagtuturo ko kapag nalaman ng ibang tao na may espesyal siyang pagtingin sa akin. Madalas ko na rin siyang masigawan dahil nakukulitan ako sa kanya. Parang hindi niya kasi iniintindi ang sinasabi ko. Isang beses, araw ng Sabado noon, naisip kong pumunta sa bayan para bumili ng mga kailangan ko. Dahil sa sobrang liblib ng lugar ay kailangan ko pang maglakad ng ilang kilometro para lang makahanap ng masasakyan. Habang naglalakad, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Nagtaka ko kung sino yon kaya lumingon ako. Nagulat ako nang makita ko si Ivan. Kanina pa pala niya ako sinusundan. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Bago siya sumagot ay dinuro niya muna ako. Nagagalit siya sa akin dahil pinaasa ko raw siya. Pinaniwala ko raw siya na may pagtingin din ako sa kanya. Naguluhan ako ron. Hindi ko akalain na bibigyan niya ng maling interpretasyon ng pagiging concern ko sa kanya. Pulang-pula ang mga mata niya dahil sa galit. Kaya ako na lang ang nagpakumbaba. Nagsorry ako. At sinabi ko na hindi kami pwedeng magkatuluyan. Pero lalo lang siyang nagalit. Sir Mac, itinulak niya ako papalapit sa kanya. Hanggang sa hinalikan niya ang leeg ko. Tinangka niya ring tanggalin ang damit ko. Pero ginamit ko ang buong lakas ko para labanan siya. Sumigaw din ako kahit alam ko na walang makakarinig sa akin. Dahil kami lang ang tao sa kalsada na yon. Mas matangkad ako sa kanya, kaya nagawa kong manlaban. Nakawala ako mula sa pagkakahawak niya. At tumakbo ako ng mabilis. Hindi na ako nagpunta sa palengke at umuwi na lang ako. Ikinandado ko ang pinto ng bahay para masigurado na hindi ako masusundan ni Ivan. Tapos bigla akong naiyak. Nakaramdam ako ng pandidiri sa sarili ko dahil muntik na akong mapagsamantalahan ng sarili kong estudyante. 4 na araw akong hindi pumasok sa school dahil iniiwasan kong makita si Ivan. Hanggang sa napagtanto ko na wala akong dapat ikahiya dahil ako ang biktima. Nagsumbong ako sa mga pulis kaya ipinatawag nila ang mga magulang ni Ivan. Pumunta naman sa presinto ang mga ito upang makipagtulungan. Tinanong ng mga pulis si Ivan kung totoo ba ang ibinibintang ko. Inamin naman niya ang ginawa niya. Pero hindi pa rin siya nakulong dahil menor de edad pa lang siya. Ni hindi man lang nga siya nabigyan ng kahit na anong disciplinary action. Sir Mac, muntik akong maghahasa. Pero ako pa ang lumabas na masama. Umugong kasi ang chismis sa school na sinadya kong akitin si Ivan kaya ito nagkagusto sa akin. Bukod pa doon, pinag-initan din ako ng mga kapwa ko guro. Hindi na naging mapayapa ang pagtuturo ko sa eskwelahan. Kaya nagdesisyon akong umalis. Hindi ko na rin itinuloy ang pagtuturo. Naghanap na lang ako ng ibang trabaho. Mabuti na lang natanggap din ako sa trabaho bilang auditor ng isang company. Hanggang dito lang po Sir Mac. Sobrang thank you po at God bless. Hello po Sir Mac. Gusto ko pong i-share ang kwento ko nung nagtuturo ako sa private school.
Hindi po ako nakapasa sa board exam kaya sa private muna ako nagturo. Mga elementary students po ang tinuturuan ko. Sadyang makukulit sila at mahirap pagsabihan. Maliit lang din ang sahod ko at hindi pa ako nakakatanggap ng mga benefits. Pero pinagtsatsagaan ko ang trabaho ko dahil kailangan ko ng mapagkakakitaan. Akala ko noon, maganda ang buhay ng mga private school teachers dahil lagi silang nakababad sa aircon at maganda ang school na pinagtuturuan nila. Pero mali pala ang lahat ng yon. At habang tumatagal ay dumarami ang mga na-encounter ko na mga problema. Tanda ko pa, excited akong pumasok sa school noon. Yun kasi ang araw ng sahod namin. Pero nung pumunta ako sa accounting department ay kinausap ako ng payroll officer. Hindi ko raw pwedeng makuha ang sahod ko dahil hindi pa nakakabayad ng tuition fee ang kalahati ng mga estudyante ko. Nagulat ako dahil wala naman yon sa contract na pinirmahan ko. Tsaka ginagawa ko ng maayos ang trabaho kaya dapat kong makuha ang sahod ko. Pero ipinaliwanag ng payroll officer na hindi siya pwedeng maglabas ng pera hangga't walang utos ng accounting head. Sir Mac, sobrang disappointed ako dahil umasa ako na mahahawakan ko ang perang pinaghirapan ko. Nagpunta ako sa office ng principal para mag-file ng complaint. Pero wala rin daw siyang magagawa dahil empleyado lang siya at hindi raw siya nangingialam sa pera ng school. Mukhang wala akong magagawa, kaya pinalagpas ko na lang yon. Hanggang sa lumipas ang mga linggo at sumapit ulit ang araw ng sahod. Unfortunately, hindi pa rin daw fully paid ang tuition fee ng mga students ko, kaya hindi ulit ako makakasahod. Sa pagkakataon na yon, hindi na ako nakapagtimpi. Kailangan ko na rin ng pera dahil sinisingil na ako ng mga pinagkakautangan ko. Kinakapos na rin ang pambili ko ng groceries. Naisip ko na sumulat ng letter sa accounting head para maibigay na ang sahod ko. Siya po si Ma'am Linda. Nang mabasa niya ang letter ay ipinatawag niya ako sa opisina. Humingi siya ng sorry sa akin dahil kailangan daw niyang sundin ang utos ng owner ng school. Kapag hindi raw kasi nagbayad ng tuition fee ang mga estudyante, ay wala silang pagkukuhanan ng pondo para sa sweldo ng mga teachers. Nauunawaan ko naman ang kanyang point. Pero kailangan ko rin ng pera kaya nakiusap ako na tulungan niya ako. Hanggang sa nakaisip siya ng paraan para makuha ko ang sahod ko. Sabi niya pasulatin ko raw ng promissory note ang mga students na hindi pa nakakabayad ng tuition fee. Ipapakita niya raw yon sa may-ari ng school at kukumbinsihin niya ito na i-release ang sahod ko. Ilang araw kong pinag-isipan yon. Nag-aalangan akong gawin yon hanggang sa tuluyan nang maubos ang pera ko. Umabot sa point na nangungutang ako para may pamasahe papasok sa trabaho. Nagbabaon na lang din ako ng lunch dahil wala akong pambili sa kantin. Sir Mac, naging desperate na ako nun kaya sinunod ko ang suggestion ng accounting head. Isa-isa kong kinausap ang mga students na hindi pa bayad ng tuition fee. Pinasulat ko sila ng letter na nangangako sila na magbabayad ng tuition fee. Masunuri ng mga students ko, kaya isinulat nila yon. Pagkatapos nun, agad ko yon ibinigay kay Ma'am Linda. Nagpromise naman siya na ipapasa niya ang promissory note sa owner ng school. Naging effective naman yon, dahil pagkalipas ng ilang araw ay nakuha ko ang sahod ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil nakabayad na ako sa mga utang ko. Pero hindi ko akalain na babalik yun sa akin. Nagulat na lang ako nang mag-file ng complaint ang mga magulang ng mga students na pinasulat ko ng promissory note.
Galit sila sa akin dahil pinahiya ko raw ang mga anak nila. Nagbanta rin sila na kakasuhan ako ng child abuse. Ipinaliwanag ko ang aking side at sinabi ko na sinunod ko lang ang suggestion ni Ma'am Linda. Dahil doon, ipinatawag ng school principal si Ma'am Linda para usisain. Akala ko babakapan niya ako. Pero nagulat ako nang bigla niya akong baliktarin. Wala raw siyang kinalaman sa promissory note at sarili ko raw yon na ideya. Dahil doon lalong nagalit ang principal at hindi na nito pinakinggan ang panig ko. Itinuloy din ng mga magulang ng mga students ang pagpa-file ng complaint laban sa akin. Kaya natanggal ako sa trabaho. Dahil doon pansamantala akong tumigil sa pagtuturo. Naghanap muna ako ng ibang trabaho. Kalaunan, tinulungan ako ng uncle ko para makapag-take ng board exam. Nang makapasa ako ay nagturo na ako sa public school. Good day po, Sir Mac. Elvis na lang po ang itawag mo sa akin. Gusto ko lang i-share itong kwento ko. Meron po akong apo na Obet ang pangalan. Nagtatrabaho sa ibang bansa ang mga magulang niya. Mabait po siyang bata. Sa katunayan, bago siya pumasok sa school ay tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong napapansin ang mga pagbabago sa kanya. Bigla na lang naging mainitin ang ulo niya. Minsan nakikita ko rin siyang tulala at kinakausap niya ang kanyang sarili. Akala ko wala lang yon. Naisip ko na baka malikot lang talaga ang imagination ng mga kabataan ngayon. Isang araw ay tahimik akong nag-aasikaso sa bahay. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone ko. Nagulat ako dahil tumawag ang guidance counselor ng school na pinag-aaralan ni Obet. Ayon dito, nagwala si Obet at nakasira ito ng mga gamit. Nagtaka ako dahil ito ang unang beses na napatawag ako sa guidance office. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang mga apo ko, kaya agad akong pumunta sa eskwelahan. Pagkarating ko ron, nadatnan ko na nakaupo si Obet. Mahinahon siyang kinakausap ng guidance counselor, pero sinasagot niya ito ng pabalang. Nahiya ako sa ginagawa niya, kaya sinita ko si Obet. Inutusan ko rin siya na mag-sorry sa guidance counselor. Pero hindi niya ako sinunod at mas lalo lang siyang nagdabog. Sinabi niya rin na hindi ako dapat pumunta dahil hindi ko naman siya matutulungan. Nabigla ako sa inaasal ng apo ko. Parang hindi na siya ang batang pinalaki ko. Pero kahit ganon ay hindi ko pa rin siya iniwan. Ako na ang humingi ng sorry dahil sa ugaling pinakita ni Obet. Nangako rin ako na babayaran ang mga sinirang gamit ng apo ko. Tinanggap naman ng guidance counselor ang sorry ko. Maya-maya, pinayagan na niya kaming umalis. Sir Mac, pagkarating sa bahay ay inusisa ko si Obet kung bakit siya nag-amok sa school. Pero hindi niya ako sinagot ng maayos. Huwag ko na raw siyang kulitin dahil baka masaktan niya ako. Natulala ako nang marinig ko yon. Hindi ko akalain na pagbabantaan ako ng sarili kong apo. Hindi ako nakaimik hanggang sa namalayan ko na lang na tinalikuran na niya ako. Nagpatuloy ang pagiging bayolente ni Obet hanggang sa lumipas ang mga buwan. Gusto kong maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Kaya inobserbahan ko siya ng maigi. Napansin ko na palaging namumula ang mga mata niya at palagi siyang wala sa sarili. Hanggang sa isang araw, pinatawag ulit ako ng guidance counselor. Napakamot ako sa ulo dahil siguradong may ginawa na namang kalokohan si Obet.
pero ako ang legal guardian niya kaya pumunta pa rin ako. Nang makarating ako sa school, napansin ko na nagkakagulo ang mga ibang estudyante at pinagtitinginan nila ako. Pero hindi ko yon pinansin dahil nagmamadali ako. Pagkapasok ko sa guidance office ay nakita ko na nandun si Obet. May katabi siyang guro, si Sir Fabian, at may mga pulis na nakatayo sa likod nila. Magtatanong pa lang sana ako, pero agad akong kinausap ng guidance counselor. Sabi nito, nahuli niya na nagpunta sa likod ng school sila Obet at Sir Fabian. Nagtaka raw siya kaya sinundan niya ang mga ito. Nakita niya na may inabot si Sir Fabian kay Obet. Nagulat daw siya nang bigla itong hit-hitin ni Obet. Napagtanto niya raw na mariwana pala ang ibinigay ni Sir Fabian. Kaya tumawag siya ng mga pulis. Hindi ako makapaniwala na gumagamit ng bawal na gamot si Obet. Gusto ko siyang bigyan ng chance para magpaliwanag kaya tinanong ko siya. Sandali siyang natulala hanggang sa inamin niya ang kanyang bisyo. Sinabi niya rin na si Sir Fabian ang supplier niya ng drugs. Sobra ang galit ko sa teacher na yon. Kaya pinaghahampas ko siya. Pinigilan naman ako ng mga pulis. Maya-maya, dinala na siya sa presinto. Sumama naman ako para magsampa ng reklamo. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niya sa apo ko. Agad naman siyang nakulong. Nakahinga ako ng maluwag dahil nailayo ko na mula sa kanya ang apo ko. Sir Mac, tinawagan ko pa rin ang mga magulang ni Obet para ipaalam ang nangyari. Hanggang sa nag-decide sila na iparehab si Obet. Hindi ako nahirapang gawin yon dahil nakipag-cooperate ang apo ko. Hanggang ngayon, nasa rehab center pa rin si Obet at palagi ko siyang dinadalaw. Hanggang dito na lang po, Sir Mac. Sana po ay mabasa ninyo ito sa inyong channel. Maraming salamat po.